So guys, medyo mababa tong video na to, pero gusto ko lang sanang ma-appreciate nyo yung nature ng Philippines. So, nung una, nung nalaman ko na pupunta kami ng Puerto Princesa dun sa cave, medyo hindi ako masyado excited kasi cave lang naman yun, nung gagawin ko dun. I mean, it's just like the same water cave na napuntahan ko. Pero, bago yan, may comfort room pala dito ah. So, nag-prepare kami with all the tourists and other stuff, mga permits and all the terminal fees. I cannot provide you all those stuff. Maybe you can check this out sa mga ibang vlog. However, ang gusto ko lang ipakita sa inyo is yung hindi ako na-disappoint. So, picture-picture muna kami, kaway-kaway. And then, nung mag-start na kami, doon nag-start magkaroon ako ng excitement kasi kakaiba talaga siya. It's something that you cannot compare to any other part of the, I would say, Philippines. Kasi cave siya na sa river, so ilog. So, papakita ko sa inyo. Madilim siya, madilim. Pero may mga lights naman. And ibibase ko yung mga information dun sa mga sinabi ng tourist guide namin. So, apparently, you're not allowed to touch anything in here. Kasi sabi nila, pag na-touch mo yung mga rock formations, yung mga stalagmites and stalactites, magkakaroon siya ng impact sa total view, sa total formation niya. So, sobrang amazing ako. And relaxing at the same time. Ako nagkaroon ng peace of mind at some point dun sa sagwan ni Kuya dun sa ilog. Very calming, very relaxing. Nung una akala ko matatakot ako or parang alam mo yun, may mga taong takot sa masisigip at madidilim, pero yun sa akin, na-amaze ako sa mga formation. So may mga sinasabi sila na mga images and all, like ito sinasabi nila cacao daw, tapos yung isa naman sasabi bawang, tapos mamaya makikita nyo yung mushroom formation. And amazingly, nabibilib talaga ako. And I guess isa siya sa mga part ng travel ko for the past, few years na na-appreciate ko talaga. So ito yung mushroom na tinatawag nila. Amazing, di ba? So parang, paano nangyari yun? And I guess parang nature talaga yung naghulma dun sa mga shapes. And also, may mga makikita kayo dito na pang white cross. Tapos may mga paints. Parang nung una daw hindi nila makontrol yun. At some point, nagawa nila ng paraan. And nagkaroon sila ng proper education kung paano aalagaan yung whole place. And by the way, ito yung area na tinatawag nilang cathedral. Super laki. Super taas nung place. Parang grabe. Hindi mo talagang ma-imagine na nagawa ng nature yun. And then, may mga iba-ibang colors. Yun yung mga effect ng mga minerals na nabuo throughout the time. Tapos, mamaya makikita nyo yung iba-ibang colors pa nyan. So, may white na tulad yan. May white, may brown, may parang chocolate, and then may parang grayish. Hindi ako ganun in terms of mga stuff and all. So, search mo na lang sa Google kung ano pa yung mga minerals na nakatulong para mabuo yung formation ng mga rocks and, I mean, stalactites and stalagmites. Tapos, habang nagsasagwan kami palabas, doon ko nakita na ba, grabe, iba yung experience. So, sulit siya for the families. Kung may mga kids kayo from the Luyon Resort, pwede kayong magstay for 2 to 3 days, enjoy the river, enjoy the cave, and then enjoy nyo din yung hotel and also yung iba-ibang mga places na hindi mo expect na meron pala doon na pwede mong magawa pa lahat. So super na-appreciate namin yung nature and nag-enjoy talaga kami, and I think that's the reason kung bakit patuloy siyang pinupuntahan ng mga foreigners also. And one thing more is that nakatulong ka din sa local tourism ng Philippines, kaya naman kaway-kaway.